ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Community Season 10. Hinamon ng kakayahan, diskarte at pagkakaisa ng mga adult housemates sa kanilang weekly task. Para sa inyong weekly task, gagawa kayo ng isang bahay sa activity area na gamit ang iba't ibang materyales na hindi nyo maaaring gamitin ang inyong mga kamay ng direkta sa pagtayo ng bahay. Isang task na maaaring makapagbigay ng tulong sa kasama nilang nangangailangan. Oh, yeah. Kung kayo ay magtatagumpay sa inyong sinasagawang weekly task, ay maipapagawa ang nasirang bubong ng bahay nila Jean. Kailangan namin ng tulong niyo na para makagawa ng bubong ng bahay. Pero ikaw naman yung magsistick ng mga materials para siya para maging mukhang roof talaga. Magkaroon pa nga kaya ng sapat na oras sa mga housemates para mapagtagumpayan ang kanilang weekly task. Matapos bumagsak ang itinayong bubong ng mga kasama, si Isabel agad na binalikan sina Michael, Alec at Zach. Michael, Alec, good morning. Guys, we have work. Yung ginawa nyo na bubong, bawal pala yung may apat na ganyan, dapat patong lang. Pumunta ako doon ngayon, hindi alam ng ibang housemates, pag-check. Pag-touch ko sa kanya, nahulog siya rin. Kasi dapat mag-withstand sa bahay natin. So, kailangan nyo ulitin ulit. Yung pubong, parang pinatong mo lang ata siya doon sa... Wala siyang lock or something, no? Mayroon ka ba way na pwede mo siya i-lock? Nakagamit ka ng kamay mo? Pwede. So, i-try mo na durable siya para hindi siya ma... tumba agad or hindi siya matanggal agad. Ang problema, yung mismong frame, masyado siyang mahina. Gumigiba siya. So, kaya ko pa sanang, mas matibay yung hindi sana matatanggal yung bubong. Kaso, yung mismong frame, tumutumba na. Tumba na yung frame. So, hindi naman ako yung gumawa ng frame. Gawin niyo super durable siya. Kasi si Zach, nahihirapan siya ilagay yung roof mismo, yung mga nipa. Parang yung leaves. Kasi yung gawa nyo na lang na frame, hindi daw siya sobrang tibay. Baka pwede nyo gawin square, rectangles, meron sa center ganyan. Ano sa tingin nyo? Rectangle siya. Lagyan namin ng mga kawayan pa sa gitna. Mas okay yun para may mag, para mas, may mag-hold. Oo. Okay, thank you. Pagpasok ng activity area, agad na ininspeksyon ni Michael at Alec ang nangyari sa kanilang ginawa. Tingnan mo, maayos kasi yun. Maayos yun. Sobrang gulo po ng mga alambre. Kinabit na lang po talaga. Na understand naman po namin si Zach kasi mag-isa lang po siya. Tapos dito, inano-ano na lang. Inanong ganun lang. Hindi talaga maayos din yung pagkakagawa ng frame. Kaya hindi ko din magawa ng maayos mismo yung bubong. Hindi na, mahirap na siya yun kasi si Zach siya mag-isa. Ngayon nga eh. Tatanggalin natin lahat yan. Ang dalawa, walang nagawa kundi mag-back to zero sa kanilang ginagawang bubong. Tinanggal po namin ulit lahat. So, nag-start po kami ulit sa pinakauna. Doon po kami ulit gumawa ng bagong framing para sa bubong po. Okay. Tara. Okay. Yun o. Ito ang PBB Construction. Where you can find Alex and Michael. Nang matapos sa frames na Michael at Alec, ay si Zach naman ang humalili para muling ikabit ang mga pawid. Mas madali ko po siyang nagawa kasi ang nandun na po is yung mismong kakabitan ko na po ng pawid. Mabilis ko po siyang nagawa at palagay ko po okay naman po yung nagawa ko. Nang matapos si Zach, ang ibang mga housemates naman ang nagtungo sa activity area para tapusin ang task. Hala! Guys, I think we have to rebuild a lot here. Let's go! Like, I know. Wait for you. Oh, mabigat. Mabigat. Maya-maya, isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Housemates, mayroon na lamang kayong huling 3 oras para gawin ang bahay. Para magtagumpay, kailangan tumayo ang bahay ng 10 minuto nang hindi bumabagsak matapos ninyong mailagay ang bubong. Sa ngayon, mag-uumpisa na housemates ang inyong 3 oras. Okay, let's start. Okay.
school. 3 hours lang? Let's build. 3 hours. Just think about the time limit. 3 hours. But we started, let's work with it for a while, what we got. If it doesn't work out, if the roof destroys it, let's rebuild it. Cubes and then after this, you cubes. Dito na lang para even lahat. Nahirapan kami sa stabilizing, kuya, kasi kulang yung mga ano, yung mga gamit namin. Mahirap, lalo-lalo na yung mga cups lang yung nilalagay namin sa taas. Hindi stable, kuya. Alam kong hindi talaga siya stable. Oh, ito. Ito. Yeah. Oh, pero delicate. Delicate. Sinalagyan mo pa ng ano. Makalipas ang isa't kalahating oras. Wala na? Okay na? Okay. Okay. For moment of truth, guys. Moment to shine, Lazeez. The roof. Sina Lazeez at Nathan ang nanguna sa paglalagay ng bubong sa kanilang binuong bahay. Guys, be careful. Jin. Upuan kayla. It has two stands lang. Sabihin mo sa akin, okay, that's nice, Jin. That's okay. Nice. Very nice. Okay. Okay, a little lower, Lazeez. Okay, slowly. Slowly. Wait, to the left. Kanila cup. Go to cup. Okay. It needs to be in the top. Okay. Wait lang. The stability of each corner, kuya, medyo hindi pare-pareho. Sorry. Hala. Unti lang. Wait. Up. Put na. You can put. This one. I'm really skeptical. Kung matibay ba talaga? Is it enough to hold the roof together? Go. Now. Okay. 1, 2, 3. Okay, pakilapag. Okay, release. Wait. Oh no, it's not stable. Wait, this one on Lazeez's side is poking through. Ay! Okay naman. Wait lang! Taas mo na, kasi hindi stable kay Lazeez. Of course, matikil yung a little bit of disappointment. Still very optimistic po kami dahil during that time, meron pa pong natitirang oras. Stable to. But I felt it can hold. Yeah, it can. Just the only thing is, once you place it, wala na mag-a-adjust. Yeah, let's not adjust. Don't move. Everybody, lahat nakalagay na siya. It will hold it, each other. Habang tuloy sa pagbuo ng kanilang bahay ang housemates, ipinatawag ni Kuya Sina Nathan at Lazeez. Inihanda ko na ang mga additional na materials. Opo. At yun ay nasa storage room. Mahal nyo na itong daanan. This is what nice. Gonna work, bro. This is gonna work a lot. Meron there is more. Yeah, meron. A lot. Para sa bahay natin yan. So what are these? Sa bahay natin. With those boxes, mas makakaya na namin abutin yung 6 feet. Para nabuhayan po ako, kuya. Ang housemates hindi nag-aksaya ng oras at pinag-usapan agad ang magiging diskarte sa karagdagang materyales. Oh. Okay, what's the plan? The uniform ones first. We can make those stand na lang for more height. Unstable part, tanggalin natin. And we got to work agad po. We dismantled what we already built and we added the new boxes on top. It gave us hope po talaga. Yeah. And then let's just carry this one na lang. Okay, it's really fine. This really hardest part. Let's move. 1 hour. Diba? Sa pagpatak ng mga huling minuto sa kanilang weekly task, pinaspasan na ng housemates ang pagtapos ng kanilang bahay. Help! For polishing, yung palagay niyo hindi pantay, lagyan natin cubes. We have to keep moving kasi ano na lang yata. Here. 5 minutes na lang. We put the struts on the box, bro. Bro, we like ants. Struts on the box. Paki-assist kami, girls. Sabihin maano. Up! Maganda na sigurado. Baka sumubsub ako dyan. Sayang gawa natin. Oh. Yung papatungan, kuya, the balance was offset. The stability of each corner, kuya, medyo hindi pare-pareho. Lapat na tayo, Lazeez. Wait lang, mahirap yung lapat dyan ito, kasi yung bar. Let's go. Relax. Oh my God! Lapot na ka! Nung nakita ko, kuya, alam ko sa itsura pa lang na matibay na siya. So talagang naging proud din kami sa isa't isa na nagawa naming patibayin palalo yung roof, which is very important po sa isang bahay.
Ilang saglit pa, inanunsyo na ni Kuya ang resulta ng weekly task. Sa puntong ito, tsukatin mo Nathan ang ginawa ninyong bahay. Housemates, dumating na ang takdang panahon upang malaman kung kayo ba ay nagtagumpay sa task nyo na ito. At dahil umabot ng 6 feet ang taas ng inyong bakod at naging matatag ang inyong bubong na inyong ipinato, binabati ko kayo dahil kayo ay nagtagumpay. Congrats everyone! Kuya, salamat po. Ngunit, bukod sa inyong weekly budget na nakasalalay para sa task nyo na ito, ay isa pang reward ang kaakibat ng inyong pagkapanalo. Isabel, Yung reward is, di ba, alam niyo na bagyuhan yung sa parts in Cebu? Oo. Oh. Tapos nakita natin yung bahay ni Jin. Hmm. So, kay Jin bahay, ang papaayo siya. Bahay? Yung mga walls. Oh, oh my God! Yeah! Thank you, Kuya! Sobrang saya, Kuya. Kasi yung mga balihibo, I begin, emotional na, Kuya. Sabi ko, alo, yung bahay namin. Oh my God. Sa wakas. Magiging maayos po yung bahay talaga namin. Gagawin ko lahat para sa kanila. Oh. Perfect! Congrats, Jin! Housemates, hindi madali ang pagsubok na pinagdaanan ninyo ngayong linggo. Pero, dahil sa inyong dedikasyon, pasensya, at pagkakaisa, kayo ay nagtagumpay. Kagaya ng inyong nabuong bahay, mas tumatag ang inyong pundasyon bilang mga magkakaibigan. At bukod dito, isang kasamahan ninyo ang inyong matutulungan upang pagtibayin ang pundasyon ng kanilang tahanan. Congratulations, housemates. Hi, yeah. Oh, no. Go to her house soon. Pagkuha kami ng mga manok doon. Sobrang, ganyan. Speechless po, Kuya. Happy. Yay! Congrats, we did it. And to the three who also helped us. Thank you, sir. Like, no, thank you, Michael. Thank you. Thank you, Alec. The workers. 1, 2, 3, 4. Kapamilya at kumusta team online? Nagtagumpay nga ang mga housemates sa kanilang ikalawang weekly task na lalo pang nagpatibay sa kanilang samahan. Pero sa pagdating ng bagong araw sa bahay ni Kuya, ano mga bagong hamon naman ang kanilang haharapin at ano-anong masasayang kaganapan ang mabubuksan? Ituloy natin ang kwentuhan. Sa pagsisimula ng bagong araw sa bahay ni Kuya, si Jin may napansin sa kanilang daily supply ng manok. Blindfold.
Lingid sa kaalaman ng housemates, si Zach, kausap na pala ni Kuya sa confession room. Zach, kumusta kayo? Ayos, Kuya. Sa ilang saglit, ay makakasama mo na muli ang iyong housemates. Yes, Kuya. Matagal din kayong hindi nagkasama. Anong masasabi mo? Ayun, Kuya, nakakamiss po. Namiss ko po yung mga normal ko pong ginagawa po sa loob ng bahay niyo. Tapos mag-isa pong kumakain. Sige. Ngayon, Zach, kung handa ka na, papapasukin na kita sa loob ng aking bahay. Okay, Kuya. Thank you po. Welcome back! Bakit may dalawa pang kulang pero ang saya niya? Para kaya. Sabi ko, sorry Zach, sorry Zach. Tulak lang kailangan ko. I'm done here now. Ay, yung deng. Yung Tamara nag-iba. Gutom ulit. Wala naman yung Tamara. Bakit kaya na lang kinakain mo? May ulam na. Pero ice cream yung na-miss ko. Nirefill na namin yan. Ice cream lang daw yung na-miss niya. Oh. Ah! Sakit! Kasi walang kausap si Lazis eh. Lazis was talking to me. Maya-maya pa. Zach and Tamara, pumasok kayo sa confession room. Wait lang, hindi pa ako nakapag-ano. Magandang araw, Zach at Tamara. Magandang araw, Kuya. Ako, Kuya. Kumusta kayo? Saya, Kuya. Saya po. Matanong ko kayo, mahilig ba kayong mag-social media? Yeah. Yes po. Pag sa free time ko po, pag gusto ko ng memes, nagpa-Facebook ako. Photo, syempre, sa Instagram po. Bale po, Kuya. Yung lumalabas po sa feed ko, puro sayaw po talaga. Kasi, no, nakakawala kasi ng stress, Kuya. PBB. Yun, Kuya. Lagi lumalabas. Oo, PBB. It makes me happy. Does it make you happy? Oo. Oh. Paano nga ba nagpa-viral o nagiging sikat ang mga videos? Kung napapasaya niyo po yung tao, kahit simple lang po yung dance move, pero yung music po, catchy, or pag nakakatawa po. Eh, kayo ba? May mga videos na ba kayong ginaya? Ayun, kaya may mga sayaw din, tas may mga covers din po ng song na pang sa akin lang po. Eh, bakit naman? Wala po, nahihiya po ako. Ako po, Kuya, makapal po mukha ko. Kaya kahit po, hindi siya ganun ka. Galing talaga. Zach at Tamara, ang task na ibinibigay ko sa inyo ay may kinalaman sa mga videos na tinutukoy ko. Kunin ang sulat sa loob ng kahon. Housemates, para sa linggong ito ay bibigyan ko kayo ng task na tatawagin kong Pinoy Big Video Challenge. Gagawa ang housemates ng tatlong video challenges na pwedeng gayahin ng community. Bawat challenge ay iisipan nila ng unique hashtag. Para manalo, dapat makakuha ng total of 10,000 Kumu clips para sa tatlong videos na gagawin nila gamit ang kanilang unique hashtags. Good luck, housemates! Kuya's gonna give us 1 hour to brainstorm everything. Two videos dapat ang magawa natin tonight, and we are gonna be waiting for Alec and Michael to brainstorm. Two videos, which will be edited tonight, and then will be released tomorrow. What? Is it a dance? Is it like a... Anything. Oh. But as long as we get the... Of course my makeup hit. Make it viral! So 10,000. So dapat ano lang, madali lang siya. Madaling gayahin. And mabilis lang. Maya-maya pa. Hi! Alam niyo na ba gagawin? O hindi pa? No. Hindi pa. Okay.
Matapos ipaliwanag kina Michael at Alec ang kanilang weekly task, agad nagbatuhan ng mga ideya ang housemates. Maybe some viral move. Yeah, viral move, Alec. Baka meron ka, bro. Simple, very simple. We have one idea, Gene. Oh, so explain mo na. Gene will say something. Nilipad na naman ang isip ko. And then she's gonna do this dance. No, we are gonna do it. Lumilipad naman ang isip ko. There. Ay, so nakakatawa yun. And then poker face. No reaction dapat. That's the requirement for the first video. Okay, no reaction. Beat it challenge. Beat it. Yeah, beat it challenge. Si Michael, iminungkahi ang ginamang kanta sa mga kasama. Go! Maybe we could think of, kasi mahilig din yung tao sa kilig-kilig eh. So if magkakaroon ng partner, thumbs up! If magkakaroon ng partner, it will be about kilig. Tapos yeah, like BBB pickup line or pickup line about yo! Bahay ni Kuya. That's good. Yun, that's nice. Pwede. Maya-maya, pinakuha na ni Kuya ang gagamitin nila sa storage room. It's gonna be viral. The goal is to be viral. Matapos ang mabilis na ensayo, nag-shoot na ang housemates ng kanilang videos. Game, gawin na natin yung ano? Ano ba yung... Ah, kanta. Sabik na ako! Na makita kayo dito sa bahay ng aking kuya. Mula sa Biritan, napunta naman ng mga housemates sa kiligan dahil ang sumunod nilang shinoot ay ang kanilang ikalawang video, ang Kilig Challenge. Ang unang pares na sumalang, sina Nathan at Isabel. And two, three. Nathan ka ba? Bakit? Kasi Nathan's gonna change my love for you. But wait, hindi naman magpapahuli ang ating second pair na sina Laziz at Jin. One. When is the perfect moment to love? Laziz is the moment. Nag-change location naman ang lahat para sa susunod na pair. Sina Tamara at Zach. Ang Tam Zach. One. Action. Tamara, may nagtanong sa akin. Tama raw bang ibigin kita? Tumahimik ka nga na. Sasakulin kita eh. Okay lang. I like it. Wow! Bumalik naman ang bahay ang lahat para sa mga eksenang kasama sina Michael at Alec. Ang susunod na pares na magpapakilig, sina Michael at si Ham. Game. 1, 2, 3, go! Saham ka ba? Bakit? Kasi sa saham may raming babaeng sa mundo, ikaw lang ang gustuhan ko. Oh! Why? Ay, Zach, you didn't record it. Si Seham, sumalang naman sa susunod na eksena kasama si Alec. I like you a lot. I like si you. Alec na. Alec ka ba? Seham! There's chemistry! Select! Seham, mukhang kailangan mong mag-select between Michael and Alec. Alec ka ba? Bakit? Kasi I like you a lot. We had so much fun filming po. Not specifically sa shorter videos po, pero sa longer videos po. Sa editing and stuff like that. Mostly, kuya, gumagawa po ako ng mga vlogs. Hindi ako daily nag-upload, pero like day in my life vlog. Para siyang video diary kasi ko, kuya.
like, I can imagine myself looking back at it in a few years, and I'm like, oh wow, I did that, that's what happened that day. Parang, it's like a video diary. A very big change in my life happened because of online content creating. Kasi noon po, nahihiya po talaga ako. Like, hindi ako nagsiselfie, ganun. But then, I wanted to try. I wanted to be myself completely. So yun, that helped me become more confident in myself. And it helped me share my life with others. And they enjoy it also. It wasn't like a I guess it's a bash. But they would comment about my weight po, kuya. My body. Like, medyo chubby, ganun. That's what I usually get po. Sometimes I cry talaga. I cry over it because I had a lot of self-esteem issues growing up. And that was one of the biggest, like, issues I've had growing up. Sometimes I still experience it now. But it really depends on my mindset that day. Sometimes I cry. Sometimes I'm like, bahala na, it's okay lang. I know in myself na this is how I am and I accept it. When I started vlogging, everything changed. I became more confident, ganun. My life was super simple back then. Like, I would just go to school, go home, do my homework, ganun lang. But now that I have this platform that I somehow created over the years, it shaped me into who I am today. I am more strong now, and I am more confident than I was before po. Mga kapamilya and team online, pwede niyong matulungan ng mga housemates sa kanilang weekly task para makakuha ng 10,000 Kumu clips. Pumunta lang sa inyong Kumu app, i-press ang Carlito button at i-post ang version niyo ng Pinoy Big Video Challenge at gamitin mga hashtag na PBBBirit at PBBFebEating. Samantala, bukas abangan naman ng isang naiibang audition na kailangan pagdaanan ng mga housemates. Kung ano ito, sama-sama nating tutukan dito sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Community Season 10.